Mesopotamia. At sa panahon ngayon noon, dahil very precious ang tubig para sa mga tao, kaya yung bansa na kagaya ng Bumibihag sa kanila noon, dahil merong tubig yun na nagagamit na inumin at panglinis, symbol yun ng power. Kumbaga sa panahon natin ngayon, pag ang isang bansa ay mayaman sa langis, powerful ka. No? Kasi imagine yung kayamanan na pwedeng maibigay sa bansa ng langis na yon, at yung kayamanan na yon, magagamit mo para mamili ka ng mga iba't ibang gamit, lalo na yung military weapons. No? Kaya hindi ka basta-basta pwedeng galawin ng ibang bansa. So magiging powerful ka. Noon, ang isa sa mga dahilan kaya powerful ang Babylonia dahil nasasakop nila yung lugar na mayroong source ng tubig. Kaya yung ibang mga Israelita, noong sila nga ay nakabalik na sa kanilang sariling bayan at na-reconstruct na yung templo, kaunti lang yung sumama. Kaunti lang yung uwi. Kasi nga yung iba, sa pagkailang panahon na sila ay nandun sa Mesopotamia, parang naging sanay na sila at parang naging tanggap na para sa kanila yung pagkakabiyak nila at parang inisip na ng iba sa kanila na doon na talaga sila mamamalagi. At siyempre dahil kahit na hindi sila taga roon, kahit na limitado yung kanilang kilos dahil preso sila doon, pero at least nakikita nila physically yung supply ng tubig. Meron silang kinakain at kahit paano, may nasisinungan sila. So parang sa atin ngayon yan. No? Kaya sabi nga, kung i-compare yung ating mga presohan dito, kung i-compare sa US, napakalayo. No? Napakalayo ng pagkakaiba. Kaya kung sa US, napakakomportable ng bilangguan doon at napakalinis. Pati yung pagkain doon, sapat na sapat para sa pangangailangan. Kaya sabi nila kung ganun daw gagawin yung bilangguan dito, marami magpapakulo. Diba? Kasi kung ikaw nga naman, kung saan-saan tumatakbo na tutulong sa kalsada, inuulan, inaaraw, tapos nabalitaan mo sa preso pala, maganda, malinis, at sigurado yung 3 times a day, kakain ka ng maayos, magpapakulong ka na, di ba? Gagawa ka na ng krimen, no? Para lang makulong ka. So, yun ang dahil lang, kaya hindi daw pwedeng i-improve yung facility ng preso natin. Dahil, dadami yung sasadya na magpapakulong, no? Unlike sa ibang bansa. So, ganun din yung naging mentality ng ibang mga Israelita noon na sila ay nagpaiwan din, no? Doon sa nakaraang lesson na si Peter Bundy pa yung nag-discuss sa akin noon, sila ay bumalik na sa templo sa Israel at nirebuild nila yung templo. Maraming nagpaiwan doon sa kung saan sila napunta ng gabihan. Ngayon, ang yung dulot ng tubig nito ay meron itong significant sa atin. No? Kasi kung sa mga Israelita, sa dinamin namin ng pwedeng gawing vision, pero ito pang tubig ang ginamit ng Diyos para mabigyan ng pag-asa. Kasi yung vision na ito ni Ezekiel ay ang purpose nito para mabigyan ng hope o pag-asa yung mga Israelita na pihag noon. Ngayon, dahil sa sitwasyon na nila noon, napakahalaga ng tubig. At yun nga, kasi nga, hopeless ka pag tumingin ka sa disyerto dahil ang importante sa survival mo ay tubig. Kaya ito rin yung ginamit na vision ni Yahweh para kay Ezekiel. Kasi madaling makaka-relate ang mga Israelita kung ang magiging vision ay tubig. So itong vision ito ay intended para mabigyan ng pag-asa at kalakasan ng loob ang mga Israelita na time will come, no? Maghihintay lang sila. In God's time, pasasaan ba at sila ay manunumbalik at magkakaroon ng restoration, magkakaroon ng healing. No? Kaya sinabi dito na yung mga puno sa tabing papang ay mayayabong, no? Magandang maganda yung tubo. Dahil nga ang kanilang ugat ay
nakabaon ng mainam at merong constant supply ng tubig. At sabi nga ay ang bunga ng mga puno na ito ay sapat para sa pagkain, samantalang yung kanyang mga dahon naman ay para sa gamot, no? Magiging gamot. So it's all about blessing, no? Pagkain at yung dahon nga na para sa healing na may bibigay. So para sa Israelitang nasa disyerto at bihag, itong bisyo na ito ay magbibigay sa kanila ng kalakasan ng loob na merong ginagawa ang Panginoon para sila ay iligtas. No? At alam naman ng mga Israelita throughout their history na hindi lang naman si Ezekiel kundi yung mga naunang pampropeta na kapag merong prophecy na ibinibigay ay hindi sumisira sa salita ng Diyos. No? Kung ano yung kanyang propesiyang binigay sa kanyang mga lingkod, ay tinutupad niya yun. Yun nga lang, sa kanyang sariling panahon. No? Sa kanyang perfect timing. So, doon sa mga nakarinig nito, sa mga ipinahagi na ito ni Ezekiel, ay nagkaroon ng kalakasan ito at hope. No? At yung pagsukat ng anghel doon sa tubig, no? Sa lalim ng tubig na umaagos, ay kumakatawa na ito doon sa stages na pinagdadaanan ng hope. No? Kasi ang pag-asa naman sa isang tao, hindi naman yung bumabagsak na isang bukos lang eh. From our experiences, unti-unti nagbibuild up yan. No? Hindi pwede na, no, siguro kung meron mga ilang cases na gano'n, merong tao na buong buo agad ang pag-asa niya, biglang-bigla nagkakaroon kagad siya. Pero normally, gradual din yung pag-build up ng hope. No? Kaunti-unti, hanggang may nakikita kang sign, hanggang may nakikita kang positive response o mga nangyayari, eh lalong lumalaki o lumalago yung pag-asa mo. So, para sa atin, no, kung sa isang tao na bago pa lang sa pananampalataya, halimbawa, eh hindi rin naman biglaan, no, na ikaw ay mature agad. No? So, unti-unti. At habang nagmamature ang isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya, eh tayo, eh, tumitingin din naman tayo doon sa pagbabalik ni Jesus. At yung pag-asa natin na yun ay lumalago, nagbibuild up yung hope sa atin na balang araw ay babalikan tayo ng Panginoon. No? At yung hope na yan ay lumalakas o lumalago habang tayo ay nakakapit sa Panginoon. Yung source ng life. So, siya yung water, yung living water. Kaya, importante na sa isang mananampalataya ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos ay parang tubig yan na nagbibigay ng nourishment sa atin para yung ating hope ay mag-build up. No? Kasi sa gulo ng mundo ngayon, iba't-ibang katuruan yung maririnig natin. At kung may nain ang faith natin, may influensyahan tayo ng lifestyle ng mundo at yung kanilang mga false beliefs, no, and practices. Kaya importante na tayo ay nakakapit lagi doon sa puno, no, sa Panginoon. Dahil yung ugat niyan ay mayroong constant nourishment mula doon sa tubig na nagbibigay buhay. At yan ay dito nga sa like questions natin, meron binanggit na reference dito, like yung sa John chapter 4, no? Babasahin ko sa inyo. Doon sa question number 3, no? Read John 4, 17, salita dyan sa 15 to 17. So, sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw. Di po marito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at sama mo rito ang iyong asawa, bigyan ni Jesus. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tamang sinabi mo, wala kang asawa. Wala kang asawa, yun, hanggang 17 lang, no? Well, ang key verse ko dito is 15, no? Tungkol ito doon kay Jesus at sa babaeng taga-Samaria, no? Eh, galing sa mapang paglalakbay si Jesus, siya ay napagod at naupo doon sa Jacob's Well. Yung balong ako. At nagkataon, mayroong isang Samaritanong babae doon
at sabi niya makikinom siya. Pwede ba siya makinom? Eh, sagot ng Samaritana, eh, putyo ka ako, Samaritana. Bakit ka humingi sa akin ng tubig? So sabi ni Jesus, kung alam mo lang, kung kilala mo lang kung sino ito na humingi ng tubig sa'yo, ay baka ikaw pa yung humingi ng tubig sa kanya. Dahil ang tubig na ibinibigay ko ay hindi ka na mauguhaw, no? Kailanman. At magiging body sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So,